días, señoritas y señoritos. Una, nagpauso si President Duterte na humingi ng 4 billion plus intelligence and confidential funds na napakalaki talaga po. And then, sumunod naman si Marcos na mas mala, slightly higher na po, I think 4.5 billion intelligence and confidential funds, at kabuuan po pati budget ng Malacañang umaabot na almost 10 billion per year sa budget ng Office of the President. And then hindi rin po nagpapahuli ang anak ni President Duterte na si Vice President Sara Duterte, humingi rin po ng 2.2 or 2.4 billion intelligence and confidential funds. So kabuuan po 'yun. At ngayon po lahat na lang ng ng ahensya ng gobyerno humihingi ng intelligence funds. Kasama na nga po itong huli po itong Department of Interior and Local Government po under kay Benhar Abalos. Pero mas nakakatuwa po ito kasi ito po yung hinihingi nila na 1 billion for intelligence funds ay para lang po i-monitor nila yung implementasyon nitong red tagging office po na ang tawag ay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC. Hindi pa po ito yung NTF-LCAC na di umano kuno nagbibigay daw ng assistance sa mga rebel groups or sa mga komunidad na rebel infested para hindi na mag-rebelde yung mga tao. Alam naman natin sa panahon ni Duterte, ang daming katiwalian dito at ni-report pa nga natin na COA findings mismo sa iba't ibang opisina, regional office, provincial office ng DSWD, sinasabi na gumasta na yung million-million na pera sa NTF LCAC, pero wala naman lista ng mga na rebel groups, ng mga surrenderies, rebel commanders, or kung mga detalye kung saan sila nag-ooperate. Kumbaga, basta na lang na wala yung pera. So ganyan po ang NTF LCAC. Ang budget po na para sa mga ganyan, pag ganyan tulong-tulong daw kuno, pero alam naman natin na hindi talaga, parang mas tulong sa politiko at sa mga korapyan kasi dyan nga sa Davao City, nung time ni Duterte, wala nang, sinasabi nila wala nang insurgency, pero billion-billion pa rin napunta NTF-LCAC budget dyan sa Davao City mismo. Kahit city na siya at hindi na nga siya playground or killing fields ng Alex Bongkayo Brigade or ABB or Sparrow Unit na wala na nga ngayon, na non-existent na, pero ganun pa rin, nakakuha pa rin ng malaking budget before the election. So ngayon naman po, ang budget ng LCAG ay umabot na ng 10 billion at ibablog natin about that. Pero una po, ibablog muna natin itong budget ng Department of Interior and Local Government na 252.58 billion at ang 1 billion po sa confidential and intelligence funds ay para lang to assess and evaluate. Biro nyo, kumbaga, babantayin lang nila yung implementation ng NTF-LCAC project. Pero 1 billion na hinihingi nila, meron naman po sistema mabantayan yan. Yan, andyan yung mga barangay, andyan yung mga provincial police stations, andyan yung regional police station, andyan yung military, andyan yung DepEd na may mga maraming school, masasabi nila kung anong may insurgency problem pa ba sa lugar nila. Andyan yung police, andyan po yung mga other, andyan yung DSWD mismo na lahat ng cities and provinces meron na
and municipalities, meron mga opisina po. So, hindi na po, duplication na lang po ito, itong 1 billion. So, it makes you wonder kung saan ilalagay nila ito. So, maganda naman po, in-expose po ito ni Senator at former Senate President Coco Pimentel na during the budget hearing sa ng DILG as sponsored by his colleague si Senator Angara. Sabi ni ni Coco Pimentel, "This really shocked me." At sinabi nga niya na hindi siya maniwala na 400 million na binigay para sa gagastusin ng DILG para sa task force kasama na nga ng 10 billion plus meron pa 1.84 billion para lang i-monitor yung saan gumasta yung 400 million. Mataas pa yung pang-monitoring kaysa sa ginastusan ng budget doon sa kwan. So grabe, lahat na lang ginagawang kwan, parang binababoy na talaga yung budget natin sa kanila, figura lang, pero sa atin hirap na hirap magbayad ng tax, hirap na hirap bumili ng mga bagay-bagay ngayon na mahal na lahat dahil lahat na lang pwera hangin tinatax nila tayo. So, sabi nga niya, hindi ito biro dahil ang LTF LCAC ay parati naman every year na binabudgetan, at the end of the year hindi nila ma-account kung saan napupunta yung pera. Yun ang sinasabi natin kanina. So, namo-monitor rin ni Juan na parang wala na pupunta yung pera ng gobyerno dito. Kumbaga, imbudo lang talaga ito para sa katiwalian, itong NTF LCAC. Ginagamit lang talaga ito para busugin at punuin yung mga bulsa ng mga politiko. So, ito nga, ito daw ang item dito sa DILG, yung 1.0 billion para sa monitoring ng NTF-LCAC implementation. Sabi niya, ang budget daw dito ay to cover and monitor activities meant to address the root causes of insurgency. So, yun na nga, yung nagagawa na nga ito ng military, may mga military naman dyan sa military commands naman dyan, provincial commands naman dyan sa mga lugar na mataas ang insurgency problem, andyan rin yung mga police. So, andyan rin yung mga barangay captain. Hindi na nga kailangan, kahit church groups ka, pwede nila kausapin para sabihin kung may kwan, tutulong naman itong mga church groups na ito or mga even yung mga civic groups. So, sabi ni Pimentel, hindi na kailangan pa ng 1 billion para lang tingnan yung mga ano ba mga barangay na kung meron ba mga lugar na meron pa rin insurgency problem o wala. Sabi niya, meron tayong mga data niyan sa mga binibigay sa atin ng mga ibang agencies at hindi na kailangan ng 1 billion para gawin 'yan. 'Yun. Oh, sabi niya, hinihingi niya yung sana daw nakikinig si Interior Secretary Benar Abalos para ma-reconsider niya itong funding na ito kasi dismayado talaga siya na 1 billion mapupunta lang para sa evaluation assessment. So parang confidential intelligence funds na rin ito. Sabi niya, lahat na lang humihingi ng intelligence funds. Sabi niya, kahit daw yung Philippine Postal Corporation kailangan humihingi ng 400 million para i-save daw yung patumba ng kwan. So sabi niya, kailangan talaga natin yung pera para sa ibang mga bagay na hindi lang para dito na monitoring lang ng implementasyon ng isang programa ng gobyerno. Hihingi ka na ng 1 billion. At
Pero sabi nga niya, hindi ba yung armed forces na mismo, armed forces of the Philippines ang gumagawa ng clearing ng mga barangay? Ba't hindi kayo humingi ng report doon? At saka sabi niya, gumagawa rin sila ng mga yung PNP naman, gumagawa ng counter mobilization activities, law enforcement, capacity building and situational awareness. So kumbaga, parang pareho nga sa office ni Sara na yung hinihingi niya na 2.4 billion para i-finance yung confidential and intelligence funds niya, ginagawa na naman yung mga ibang ahensya tulad ng NICA, kung katiwalian, Office of the Ombudsman, Office of the Sandigan Bayan Office, pero rin Presidential Anti-Graft Office, meron rin Commission on Audit, kung peace and order, andyan yung police, andyan yung NICA, National Intelligence Agency, andyan yung military. So, wala, duplication lang talaga. Kumbaga, dahil lang kaya nila politically na humingi ng pera, at alam na nila pagbibigyan sila dahil malakas sila kay President Marcos, hihingi na lang nila, na hindi nila alam na taong bayan ang nagbabayad yung mga pera na yan. So this is again very shocking and very discouraging news and very revealing paano nila pinaglalaruan ang pera natin habang pinapa-approve nila yung 4 to 5 trillion national budget sa year 2023 ng Marcos government. So tutukan po natin itong issue na ito. Pakikalat na lang po sa mga friends and relatives nyo, lalo na po yung naniniwala pa rin dito sa MTF-LCAC. Isa lang po itong programa na ginagamit excuse para kumita yung mga politiko po. Huwag na kayong maniwala dito. Wala po sila. Hanggang ngayon, 6 years ng Duterte administration na implement ito, hanggang ngayon, lumalakas at lumalakas pa po yung insurgency problems natin. At tuloy-tuloy pa rin sumasali dyan yung mga mahirap na nawawala ng pag-asa sa gobyerno na puro katiwalian na lang, tulad mga bagay na ito na in-expose ni Senator Pimentel. So, paki-pre-share this to friends and relatives so they will know the news behind the news, and tell them to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.